Hi guys! Welcome back to my channel and welcome back for another video guys! So pagpasensyahan nyo na po at ngayon lang po na naman ako nakapag-video kasi na-busy ang lola nyo po. Pero guys, itong videong ito is tungkol po ito sa mga initial documents na kailangan po nating ipasa pag mag-a-apply tayo or nag-a-apply po tayo sa agency po. Pero guys, ito is depende din po ito sa mga agencies. Kasi may mga agency kasi guys na iba yung standard nila or iba ang hinihingi nila. Though may mga similarities na naman na documents na hinihingi nila. Pero yung iba, syempre, meron po yung mas madami, meron naman po yung medyo konti. Yung parang ganun guys. So, yun guys, ito ay base lang po ito sa experience ko nung nag-apply po ako sa FMW po. Nung kung napanood nyo po yung isa kong video guys, yung nagsabi ako sa inyo na nag-apply ako sa FMW na agency, nung papunta sa Cyprus, yung papunta sa Cyprus po, yun guys. So, itong mga documents na ito guys, is yung ipinasa ko sa kanila or hiningi po nila. So, ang una guys, syempre pag mag-apply tayo sa agency is laging may pinifill upan tayong application form nila. So, depende din po iyan guys sa mga agency kasi hindi naman sila pare-pareho. So, syempre, iba-ibang application form, iba-ibang style or iba-iba ang napapaloob sa mga application form nila. Pero usually, ang application form kasi guys is tungkol lang sa information mo, like yung address, pangalan mo, address mo, yung mga contact details mo, and then may isusulat ka lang na parang bakit gusto mong mag-abroad, bakit ikaw yung sa akin guys, may nakasulat doon na bakit ako yung, ano ba tawag dito? Dapat nilang piliin, bakit ako interesado, yung mga ganun guys, and then kung ano yung position mo. So yung mga basic guys na mga questions. Siguro depende po yan sa ina-applyan yung position din. So, yun guys. And then guys, syempre, kailangan natin ng resume natin. Detailed resume po ang dapat nating ibigay guys. Mag-filled up ka ng ano nila, application form, resume mo, detailed resume mo, and then hihingan ka nila ng NBI clearance. Kung nakita nyo then yung mga una kong ano guys, video, kailangan gamit na gamit ang NBI clearance guys. That's why ina-advise ko kayo na lagi na kahit hindi kayo mag-abroad or local lang kayo magtrabaho, magkuha na kayo ng NBI guys kasi super gamit siya. Mapa-international man ito or local po. So yung NBI clearance, yung certificate of employment nyo guys kung may mga dati na kayong trabaho, yung mga may mga experience niya na sa trabaho, local man yan or galing abroad guys, kailangan po natin yan. Lagi po tayong manghihingi ng certificate of employment. And then, yung mga certificates niyo sa mga seminars or trainings, lalo na yung mga fresh grads, yung mga TISD certificates nyo, kailangan po iyan. Advantage nyo na po iyan kung meron na po kayo. And then, valid copy ng passport. Passport nyo guys, syempre importante yung passport. Pero kailangan valid yun guys, at least 1 year. Yun, valid photocopy ng passport nyo. And then, yung e-registration guys, kasi yung e-registration naman guys, pwede nyo naman anytime kuhanin yan, mapa-ex-abroad na kayo or nagplaplano pa lang kayong mag-abroad, pwede na kayong mag-register nyan. And then, yun yung e-registration guys. And then yung PIOS guys, yung PIOS din is anytime pwede nyo pong kuhanin yan. Kasi nga, sa online man lang din yun guys, kahit nag-a-apply pa lang kayo, magplaplano pa lang kayong mag-abroad, pwedeng-pwede nyo na pong kuhanin yan anytime and then i-print nyo lang po mga ganyan para hindi na kayo hingan if ever man na mag-apply na kayo sa agency. And then guys, for those nag-ex-abroad na, yung galing na sa abroad, hihingan po kayo niyan ng information
sheet po. Itong information sheet, guys, makukuha niyo po ito sa POEA. Hindi po ito yung eerie, guys. Iba lang po ito. Bali ito, guys, ito yung record mo noong nag-abroad ka. Bali, nakasulat doon yung kung kailan ka umalis before, for example. And then, kung sino yung naging employer mo. And then, kung kailan ka umuwi. So, for example, guys, nakadalawang bakasyon ka na sa Pinas. So, naka-record po iyon kung kailan ka umalis, bumalik, umalis na naman, bumalik. So, yun po ang information sheet, guys. Bali, record nyo po iyan noong dati nyong employer po sa abroad. Hihingin din po iyan sa inyo. And if ever naman po, guys, na wala pa kayo niyan, sasabihan naman po kayo na magkuha kayo noon, magawa kayo neto, ganyan. Ang inaano ko lang is maging ano kayo, yung parang initiative, parang mag-ano na lang kayo, gumawa na lang kayo ng paraan para hindi din kayo mahirapan in the end, guys. Kasi kung hihingin lang din naman sa inyo, di mag-advance na lang baga kayo para hindi kayo marattle or marash, ganyan, yung mga ganung bagay. And then, 3 pieces po ng most recent 2x2 photo po, yung photo ID po. Bali, 3 pieces po iyan, guys. So, sa mga photo shop, guys, may mga packages naman po iyan na, for example, 180 na bayad. Mayroon na kayong tigtatatlong 2x2 ID or passport ID, yung mga ganyan. So, madaming kahit saan na ano na lugar may mga yung mga papicturan, pagawaan ng ID. So, wag po kayong mag-alala. Hindi po iyan problema. So, yun lang, guys. Madali lang naman. Basta, pag may mga ano na kayo, may mga, ano ba tawag dito? May mga plano mag-abroad or mag-apply sa agency, lalo na sa mga first-timer. Yun. Yan yung mga laging hinihingi or initial na mga hinihingi ng mga agencies. So, I hope, guys, makatulong po ito sa inyo, and kahit papaano, hindi kayo masyadong mag-alala kasi hindi pa naman ito yung parang madibdiba na mga documents na hihingin sa inyo. Ito pa lang yung mga initial, guys. So, konti lang. Depende naman po kasi sa agency yun, guys. Mayroon yung konti lang muna, and then to follow na lang yung iba kung may employer na kayo, and then yung iba naman yung parang kinukompleto na lang nilang hingin lahat sa inyo. So that's it for this video, guys. I hope makatulong po ito sa inyo, and sana makahanap na kayo ng trabaho kung nag-a-apply man po kayo ngayon. Mag-ingat po tayo palagi, and patience lang po yung kailangan natin, makakahanap din po tayo ng trabaho niyan. So, basta dasal-dasal lang, guys, and huwag mawalan ng pag-asa, fight lang. So, that's it, guys. Thank you for watching, and see you on my next video po. Bye-bye!